Hello Chamber Cards and welcome again to my channel. Bago ang lahat, doon sa mga bago po na hindi pa nakasubscribe, pindutin lang po ang subscribe button at yung maliit na bell sa ibaba para ma-update po kayo sa mga susunod na mga videos. Okay guys, ang pag-usapan natin today ay tungkol sa bridge length o yung sinasabing planketa. So tingnan natin ang comparison ng long bridge versus short bridge. So ang standard bridge length po sa bilyar ay ranging from 6 to 9 inches. So yung iba po gumagamit ng mas maiksi, mga 6, yung iba 9, yung iba po mas mahaba pa like sila Francisco, Champ Francisco Bustamante, Champ Efren Reyes or the GOAT. So dito po sa video na ito, makikita natin yung advantages at disadvantages ng paggamit ng mahabang planketa at maiksing planketa. Pero pwede nyo po iyon i-mixed up o pwede nyo pagsalit-salitin depende sa inyong pangangailangan sa tira. So mag-start muna tayo doon sa long bridge. So ang long bridge po, one of the characteristics it generates more power. So yun po, tingnan nyo yung follow-through, medyo mahaba-haba. By logic po, mas mahaba yung planketa, mas mahaba yung follow-through, mas mahaba, mas maraming power. At ito po ay ginagamit din for long distance positioning. Kasi kung maiksi po yung planketa nyo, mas maiksi yung tatakbuhin nung takbo ng bola. So tingnan nyo po yung planketa ko doon, yung follow-through, medyo may kahabaan po nung nagtapos. So tingnan pa po natin sa isang example, it also generates more power. So tingnan nyo po yung ending ng follow through. And aside from the bridge, yung equipment ko po ay pro taper. Kaya mahaba-haba po yung travel ng distance ng follow through ko, pro taper. So mahirapan po kayo kung conical o V taper ang gamit nyo. On the other hand, dito naman po sa short bridge, ito po ay ginagamit for short distance positioning. So kung maiksi po yung gamit yung bridge o yun ang talagang gap purpose doon, mas makokontrol nyo yung tira nyo. Bakit? Kasi mas malapit po ang paglayo ng tip doon sa cue ball. So mas makokontrol nyo siya. So ganun lang po kasimple yung explanation doon. At mas lesser room for error kasi nga po nabanggit ko, mas hindi lalayo yung tip mo sa center ball o doon sa patama ng pectus doon sa puti. So another example po. So kung malapit-lapit lang po ang distansya ng gusto nyo patakbuhin ng bola, mas kabing-kabi yung mas maiksing bridge kesa sa long bridge. So kita nyo, konti lang po yung tinrabel. And it also depends doon sa takbo ng tela o yung cloth. So dito po, for recap, maiksing bridge, naturalmente, malapit ang travel ng cue ball. So pag mahabang planketa, generates more acceleration, syempre mas malayo yung tatakbuhin at mas ma-power. So kita niyo yung follow-through, medyo malayo-layo. So guys, I forgot to tell you, pag long bridge ang gamit, mas maraming room for error dahil layo nung tip mo doon sa white ball mo. So pagbalik, dapat very precise yung pagbalik mo or consistent para hindi magkaroon ng unwanted spin. So that's about it. Maiksi lang yung video natin. I hope may natutunan kayo. Subscribe lang po sa hindi nakasubscribe at hit the notification bell. And last piece of advice, pwede nyo incorporate yung long bridge and short bridge. So hindi dahil sa mahaba ka mang planketa, forever ka ng mahaba planketa o short, for good ka na sa short bridge. So pwede nyo pag-iba-ibahin yan, depende sa pangangailangan ng preparasyon nyo o tirang gagawin nyo. So good luck guys sa games and I hope mag-improve po tayo lahat. Thank you very much for watching.